takot sa liwanag. Nagreglakon. Iba ka naman kanya, nangangadaan ng umay. At minsan, ilag sa tao. Kagurgura na ka, man. At nagwawala. Ay, apo ka na, paning. Ito pang kasino. Ma'am Doktora, kumusta ka? Ay, pagnakto. Sa loob ng higit 2 taon, nabuhay siya sa loob ng maliit na kulungan sa gitna ng palayan. Kagurgura na ka, man. Pitong oras na biyahe mula Maynila, ang bayan ng Sugpon, Ilocos Sur. Papunta kami ngayon sa isang liblib na barangay nitong bayan ng Sugpon, Ilocos Sur. Makipot yung daan doon, although sementado, pero dahil makipot nga, ito lang yung tanging paraan para kami makapunta sa barangay na yon. Hindi pala lahat ng daan ay simentado. Meron ding mga bahagi na ganito, lupa. Mga kalahating kilometro pa ang tatakbuhin namin bago kami makarating dun sa aming pupuntahan. Yung kubo na yan, sa gilid ng palayan, yung aming pupuntahan. Kakausapin namin yung isang mag-asawa na nakatira dyan. Pumayag si Mang Jo na magpakita ng muka para raw mas madali silang mahanap ng mga nagnanais tumulong sa kanyang asawang may sakit. Pagpasok sa kubo, dito na namin nakita ang babaeng nakakulong sa silong. Ayon kay Mang Jo, may sakit sa pag-iisip ang kanyang asawang itatago namin sa pangalang Rona. Smile before open the window. Okay ka lang ba? Yes, sir. Good. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Yes, sir. Kailan yung huling kain mo? Anong oras ka kumain? Kanina. Madaling araw. Anong pakiramdam mo sa katawan mo? Healthy yang. Healthy. Tapos yang? Yes. 2 ang nakakulong dito si Rona. Ang gumawa nitong kulungan na ito, ang kanya mismong asawang si Mang Jo. Nagawa ito ni Mang Jo dahil ito daw yung nakikita niyang tanging paraan para masigurong hindi makalabas yung kanyang asawa at mapunta kung saan saan. Hindi ka lumalabas? Hindi na po. Bakit? Napagod ako. Bakit ka napagod? Saan siguro pupunta? Napagod ako na. Hindi ako gumagala. Hindi ka nagtatrabaho. Trabaho rin yun. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nakakasagot pa ng tama sa ibang tanong si Rona, gaya ng tungkol sa kanyang mga anak. Ilan ang anak mo, madam? 4 4, malalaki. At pangalay po raw, iskolar na. Iskolar, good. Isa naman, namamasukan sa Tagudin. Ang isa naman, inalaga nila sa Maynila, nasisarian ako. Kailan ka huling nadalaw ng mga anak mo? Kailan lang. Pinakain ako ng liningta na deep pig na saging. Hindi mo sila namimiss? Ay, miss ko po. Gusto ko silang makita. Kwento ni Mang Jo, maayos pa raw ang pag-iisip ni Rona noong magkakilala at ikasal sila noong 1995. Hanggang sa biyayaan sila ng 3 anak. Kunin natin yung mga tubig doon. Nagsimula raw mag-iba ang pananalita at kilos ni Rona matapos itong ipanganak ang kanyang bunso noong 2005. Umaga, madaling araw, bumangon na siya. Bah, biglang lumakas. Pinagalitan ko pa nga eh. Yung sugat mo, sabi ko. Magaling na siya. Lakad-lakad. Daming tao. Umakyat sa kahoy. Punong kahoy. Yun. Maraming kaming nagulat. Eh kasi may sugat siya eh. Yun. Nakyat ko. Inulog ko siya. Binaba ko. Yun. Umpisa hanggang ngayon. Tuloy-tuloy. Mahaba ka tibil yan.
Nang hindi na raw bumalik sa tamang pag-iisip si Rona, nagpa siya silang patignan na siya sa doktor. Okay naman daw siya kasi lahat na pinapagawa nila doon, kaya-kaya niya. Kaya pwede daw po iuwi siya kasi ayos naman. Mama, doktora. Pero makalipas ang tatlong buwan, bumalik na naman daw si Rona sa dati nitong kondisyon. Lumalaya tayong kwan, isip niya na gusto niya mamasyal. Ayun, umalis na naman. Ayun, yung ako na pag-isipan na itinali namin. Noon. Ano mo nun? Anong pakiramdam mo nun yung parang sumisigaw siya dun? Ang daming kapitbahay na nakakarinig. Nahiya mo, sir. Kaya sinabi yung ano dun, mas matanda. Doon ka na lang sa kubo. Kasi maraming hindi makaintindi ang kalagayan ng misis mo. Kaya nagpa siya kang dalhin dito sa bukid. Dito po na akong gumawa. Kaya mo wala kang asal. Niresetahan naman daw sila ng gamot. Pero masyado itong mahal para sa isang magsasakang tulad ni Mang Jo. Kasi yung gamot na binibigay nila noon, isang piraso lang. Bali, apat na bisis ko itatumar sa kanya. Bali, 1.8. 1.8 ang isang gamot? Opo. 1.8. Kaya yung isang buwan, 21,000. Nung nagagamot siya, maganda naman yung epekto ng gamot okay sa kanya. Okay naman. Ano yung talaga naging dahilan bakit pinatigil mo na siyang magamot? Masyado mabigat na? Wala nang pagkuha ng pira eh. Ngayong araw, bibisita ang ilang taga-municipal health office para matingnan si Rona. Ano, sabi ko na kitam na ko ng mga kuha niya dyan sa kitipusom. Iba ko lang mga dad sa kitipusom. Partugan na ko, ma'am. Hindi ka ba na, ano, an? Ang kang marigrigatan niya nakakulong? Ita, ayan mo. Okay lang? Ay, hingalak nga rod. Nadado, mga angsa, mapapasanak. Mangangsang ka? Malabsak na, pakananak to lang ka, ito na adapan na win na. Siyempre, mabilbilag iso na. Kung pakikipag-usap niya sa kanya, anong nakuha niyo? Anong naging impression niyo? Dun sa palitan niyo niyang salita? May iba-iba na siyang na sinasagot. Pero ang iba, tama naman po yung sinasagot niya. Ma'am, ano po yung initial assessment niyo sa narinig niya sa kanya? Horsilas po ay. Parang ano, gustong-gusto niyang magamot po, sir. Gustong-gusto niya na magamot. Sabi niya, pag nagamot daw po siya, magpapasalamat daw sa Diyos at sa mga tao na tumulong. Tayo daw na tumulong. Araw-araw, naglalakad si Mang Jo papuntang bukid para ipagsabay ang pag-aararo ng kanyang lupa at ang pag-aalaga ng kanyang asawa. Pagpatak ng alas 12 ng tanghali, nagluluto na si Mang Jo ng pagkain nilang mag-asawa. Abulugan tayo, Francis. Kumain ka na, daddy. Sika nga. Nan, awan baso mo. Paagas na kamutlaan mo. Alas, saklaan. Nakakapagkwentuhan pa ba kayo? Pag maayos siya. Kung minsan, sir, pag sabi niya na magligo, doon lang kami magkukwento. Pag tapos, doon. Pag dumating ng hapon, yun, kulong ko na siya. Pagkatapos na kumain. Pagkatapos pakainin ni Mang Jo si Rona, iiwanan muna niya ang asawa ng bandang hapon at uuwi para kumustahin ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Dahil kapos sa pera, tumigil na sa pag-aaral ang dalawa nilang anak. Naawa na rin po. Ganun pong sitwasyon niya. Ano na lang gusto mo sana mangyari kay sa mama mo? Bumalik po yung dating siya. Maganda rin naman ang loob nila. Kahit ba nung sobrang bigat mo, responsibilidad mo, sobrang hirap ng sitwasyon mo, naisip mo bang sumuko? Wala naman akong maisip na ganun, sir, kasi iniisip ko mga anak ko ganun. At saka silis at siya, wala naman
pinaggalayan yung mga anak ko kung hindi siya, ganun. Eh, maganda naman ang dating samahan namin, ganun. Kaya kahit anong hirap, sabi ko, pwedeng dalhin. Magkapag-isip ang maganda, ganun. Wala naman akong ibang maisip. Pinapanalangin ko na lang sa Diyos para bumalik yung dating isip niya.